Alam nyo, masayang panahon po sa inyong lahat mga ka-taxpayer kong mahal at lahat po ng nanunuri, nangungutya at nagmamasid sa ating pong ginagawa, kayo po ay welcome. Yung mga BIR taga Pampanga, magandang panahon po sa inyo at masayang panahon sa inyo. At pagpalain kayo ng inyong buong may kapal. Ano po? Ang pag-aaralan ho natin ay yung natutunan ko at ang ginagamit ko ho ngayong weapons, napakadami, weapons na mismong ang ating Supreme Court ang nagbigay. Available ho yan sa mga taxpayers. Alam po ba ninyo na ang mga BIR ay takot na maipublish yung kanilang mga letters, lalong-lalo na dito sa ating ka-taxpayer Facebook account at sa ating tax specialista YouTube account. Takot na takot sila. Yung mga taxpayer na nagdo-donate sa atin ng mga BIR assessment, katulad ng notice of discrepancy, preliminary assessment notice, at yung formal letter of demand, at yung final decision and disputed assessment, takot na takot sila na nakikita nila sa aking YouTube at Facebook yung kanilang mga assessment. Why? Because na-expose ho yung number one, yung kanilang gross misconduct. Number two, gross incompetence. Number three is arrogance. And number four is yung kanilang illegal acts. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo yung naituro sa akin ng Supreme Court. So that gamitin ho ninyo sa inyong pagpapractice, lalong-lalo na po yung mga nasa probinsya na mga CPA, mga accountants, tsaka yung mga lawyer, ganito po yung sinasabi ng Supreme Court. So, umpisa na ho natin. Ang title ho ng ating pag-aaral sa araw na to ay Weapons that Supreme Court Gave Me. Ayan. So, dito, ito po ay galing sa, kung gusto ho ninyong basahin ho yung buong desisyon o yung kwento ho ito kasi desisyon, ipaki-download nyo lang ho ito. Itong specific na GR na to. Napakaganda nitong GR na to. So, dumiretso na ho tayo. Tinanggal ko na ho yung ibang mga items dito at kinuha ko lang yung page na nandoon ho yung sinasabi ng ating Supreme Court. Oh, ito po. Dediretso na ho tayo rito. Ang sabi ng Supreme Court, ito, sa umpisa, pag binasa nyo rito, parang hindi nyo kakampi yung Supreme Court. Parang ang kakampi ninyo, yung pong mga BIR officials at hindi ho yung Supreme Court. Pero sa totoo lang, kakampi ho ninyo. Kakampi. Nandito ho yung itinuturo niya. Sabi dito, we agree with the contention of the petitioner. Ibig kong sabihin ng petitioner ho dito, ito, BIR ho yan. Okay? As a general rule, tax assessment by the tax examiners are presumed correct and made in good faith. Imagine ninyo, doon pa lang sa statement na yon, nakakainit na ng ulo eh. Yun daw, assessment na ginawa ng examiner ay presumed correct and made in good faith. Eh sa tagal ko ng pagpapractice, ito ho ay questionable eh. Parang wala ho silang good faith eh, yung mga revenue officer. Wala, sa aking pananaw. All presumptions are in favor of the correctness of the assessment. O di talo ka na. All presumptions are in favor of the assessment. Eh ano pa? Bakit pa ako pupunta sa court? Kung all presumptions are in favor of the assessment, talo na ako. Yun ang sinasabi. So tuloy natin yung pag-aaral. It is to be presumed, however, that such assessment was based on sufficient evidence. Ayan, hindi ko napakita. Ulitin ko lang. It is
to be presumed that however that such assessment was based on sufficient evidence. So ando doon na ho yung itinuturo ng court. Kailangan kayo mga taxpayer, lalong-lalo na magkakaroon na naman ng deficiency assessment sa 2021, meron kayong sufficient evidence. Ngayon, tuturo ko sa inyo sa susunod nating pag-meeting, ano ba yung mga sufficient evidence para hindi kayo kung ano-anong klase ng ebidensya, sayang lang yung oras ninyo sa pagkuha ng ebidensya kung hindi naman sufficient evidence yung makukuha nyo. So again, kailangan ninyo ng sufficient evidence. Ano-ano yon? Next video natin yung pag-aaralan. So upon introduction of the assessment in evidence, a prima facie case of liability on the part of the taxpayer is made. Pagka-present na pagka-present mo pala nung iyong complaint o yung iyong affidavit o nung anumang pleading sa isang korte, ang utak ng mga judges, ang mayroong utang ay taxpayer. Ganun eh. Ganun yung utak nila. Yun yung mindset. So, hindi ko masisisi na ang mga taga-DOJ prosecutors, offices, ay ganun din ang kaisipan. Kasi itong mga taong DOJ na to ay ang pangarap niyan maging judge o maging Supreme Court Justice. Di siyempre, kung pangarap mo maging Supreme Court Justice, ganun yung magiging kaisipan mo. Pero, eto na, malapit na tayo. If taxpayer files a petition for review in the CTA and assails the assessment, the prima facie presumption is the assessment made by the BIR is correct. And in preparing the same, the BIR personnel regularly perform their duty. Ayun ho na yung technique na sinasabi ng ating Supreme Court. Babasahin ko lang uli. If the taxpayer files a petition for review in the CTA and assails the assessment, the prima facie presumption is that the assessment made by the BIR is correct. And that in preparing the same, the BIR personnel regularly perform their duty. Ang ganda nung binigay sa ating tip o pag-aaral ng Supreme Court. At yan ay makikita nyo sa salitang end. End. Okay. Sabi, in preparing the same, ibig sabihin nung the same, yun yung assessment. Tandaan nyo, yung in preparing the same, preparing the assessment. So, mauuna muna yung preparation sa assessment. Oh, tandaan nyo, dalawang salita yun. Preparation, assessment. So, doon daw sa assessment, ito na yung technique na tinuturo sa atin ng ating mabuting Supreme Court. In preparing the same, the personally regularly perform. Ano yung pinerform? Duties. Regularly perform. Ano yung pinerform? Duties. Ito ngayon yung technique. Pag ikaw daw, lalong-lalo ka na kapag meron kang letter of authority o may nakatanggap ka ng letter sa BIR, ang una mo raw titingnan, sabi ng Supreme Court natin, at i-question mo sa sarili mo bago mo ibuka yung bibig mo at kausapin yung mga BIR official na may basura sa bibig. Okay? Is i-double check mo, number one, yung duty. Number two, na-perform ba yung duty? Kasi presumption lang eh, na na-perform yung duty correctly. Siyempre, pag na-perform yung duty correctly, ang lalabas ay correct assessment. So, mahuhuli assessment. Makikita nyo eh, may sequence eh. Duty, nakasulat, salita. Paano ko ma-explain yun? Love, for example. That is duty. Love. Lalo na ngayon, Valentine's Day. Love. So, paano magiging action yung love? Love is a word. Duty, love. Paano magiging action? Hug, niyakap mo. That is duty. Performance of love.
Okay? Lab. O di, pag na-perform na niya yung hug niya, ang susunod, assessment. Ayun. So, assessment na. So, na-perform ba ng tama yung pag-hug, for example? Kung hindi, edi mali yung assessment. Kasi mali yung performance. Or, may lab, may duty, okay, hindi pinerform. Walang hugging na nangyari. So, paano nagkaroon ng assessment kung hindi pinerform yung duty? Yun yung sabi ng ating Supreme Court. Ayan. So, ano ang importante ngayon sa isang CPA, sa isang lawyer, sa isang bookkeeper, at lalong-lalo ka na sa isang taxpayer? Alamin mo, sabi ng Supreme Court, yung duty. Kasi, presumption lang na ginawa yung duty. Pero, ikaw taxpayer ang mayroong responsibility na i-determine kung na-perform yung duty correctly. E kung incorrect yung performance, kahit pinerform yung duty incorrectly naman, lalabas, sabi ng Supreme Court, incorrect yung assessment. Ganong kabuti ang ating Supreme Court. So, available ho yan sa, ayan, kinuha ko lang yan sa Law Feel eh. Ayan, oh. So, i-download nyo lang po. At yung susunod kong lecture is, magle-lecture ho ako tungkol sa mga decision ng ating Court of Tax Appeals, Tax Court natin, at saka ho yung ating Supreme Court. And then, i-apply ho natin sa mga actual situations. Kaya, kung meron ho kayong i-donate sa akin na mga assessment notices, please, gawin nyo, padala nyo sa akin at i-discuss natin. Tatanggalin ko ho yung mga relevant information para hindi ho kayo ma-expose sa outside world. Pero ito ho sinasabi ko, sa mga nagbibigay ho sa akin ng mga assessment notices, mga letters ng BIR, marami pong salamat. Kasi po, tinutulungan ho ninyo yung sambayan ng Pilipino na ma-expose sa mga activities ng BIR, whether unlawful or lawful. Very important ho yan. Para ho sa mga susunod na tao, ibig sabihin, yung mga bata, 18 hanggang 30 years old, ay matulungan natin na mahawakan ho nila yung buhay nila ng tama at hindi sila nabubuhay sa takot na ipinagkakalat ng maraming BIR officials. Tulungan ho natin ang bansa natin. Huwag na, tulungan na lang ho natin. Huwag na yung bansa. Tulungan na ho natin yung pamilya natin kasi yung itinuturo ko ho rito ay pampamilya. So, kung may tuturo ko sa inyo at matuturo nyo sa mga anak ninyo at magulang ho ninyo, eh maganda na ho yung panimula para mabago natin ang pamilya natin. Pag nabago natin pamilya natin, mababago natin ang Pilipinas, mababago natin ang mundo. So, gusto ko lang naman i-shout out yung nanonood sa atin ngayon. Andi dito si Roger Nueva, si G. Santander, at si Diosan Lazaro. Maraming salamat po sa inyo panonood at pakikinig. Nawa ay nakatulong po sana tayo. Susunod po kong mga lecture ay sa YouTube ko nga at saka may bago po tayong segment, analysis, opinion, and tactics sa mga BIR assessment and letters. At bago po ako matapos, please, huwag naman po ninyong tanggalin to. Kung gusto nyo hong maging member ko at supportahan po ako, ito po yung membership ko sa tax specialista. Ayan yung aking tax specialista. Eh, pwede nyo ho kayong maging member as educated, empowered, or expert. So, kung hindi naman kayo, wala naman ho kayong ginagawa, pwede nyo ho yung isabihin sa iba. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. See you later.